Welcome sa MD Basketball PH. Umpisa natin ang isang bagong serye ng ating channel kung saan tatalakayin natin ang mga kaibang kwento ng mga iniidolo nating players. Tara at samahan niyo ako sa unang episode natin ng Kwentong Basketball. Ito ang trahedya sa karera ng isa sa pinakamagaling na player noong 1990s. Bago nga si Kobe Bryant, Vince Carter o Tracy McGrady, si Grant Hill ang nakita ng mga tao na the next Michael Jordan. Bakit? Nung pumasok ito sa NBA taong 1994, perfect timing nga ito dahil sa dalawang dahilan. Una, ang pangalang Grant Hill ang usap-usapan sa college basketball. Galing ito sa isang prestigyosong eskwelahan na Duke University, at grabe ang hype dito kay Grant Hill. Paano ba naman, grabe din ang naging achievements niya sa college. Si Hill ay ang 1994 ACC Player of the Year, 1993 NABC Defensive Player of the Year, 1994 Consensus First Team, at 2 times NCAA Champion pa. Hindi nga ito isang misteryo kung bakit kinumpara ito kay Michael Jordan dati. At ang pangalawang dahilan, taong 1994 rin. Itong unang season na nagretiro si MJ sa laro. Wala nga nakakaalam noon kung makakabalik pa si MJ o babalik pa ito. Kaya ang mga fans, ang media o ang NBA ay naghahanap kung sino ang next na MJ para maibalik o may patuloy ang interest ng mga tao sa NBA. Gaya ni MJ, si Grant ay pangatlong pick din sa NBA draft. Naunahan lang nito ni Jason Kidd at Glenn Robinson na pareho ding magagaling na players at may magandang karera sa NBA. Sa mga panahon ito, ang Pistons ay nagre-rebuild na din dahil natapos na mga araw ng kanilang bad boys era. Kailangan nga nila ng bagong mukha na magdadala ng kanilang franchise. Kaya't perpekto ang pagdating ni Grant sa kanila. Bilang rookie ay maganda agad ang pinakita nito para sa Pistons, kung saan gumagawa ito ng 19.9 points, 6.4 rebounds, 5 assists, at 1.8 steals sa kada laro. Napasama rin ito sa All-Star team. Para mabigyan kayo ng ideya kung gaano nga kasikat itong si Hill sa mga panahong yon, siya ang All-Star leader sa botohan kahit rookie pa lang ito. At hanggang ngayon ay wala pa rin sumunod sa yapak niya bilang rookie na nakakuha ng pinakamaraming All-Star votes. Gaya nga nung sa college, pinakita niya agad kung anong klaseng player siya. Sa tangkad na 6'8 at bigat na 220 pounds, kung gumalaw ay parang hindi small forward, kundi parang point guard. Kahit nga nakalista ito na small forward, malaking oras ang ginugol nito bilang playmaker ng team at tagadala ng bola. Halos sawig nga dito kay Scottie Pippen noon o LeBron James ngayon. Siya ay ehemplo ng point forward noong 90s. Natapos ang unang season ni Grant kung saan naiuwi niya ang Core Rookie of the Year Award. Kasama niya dito sa award ay si Jason Kidd bilang recipient. Pero sa kasamang palad, hindi naman ito nakapasok sa playoffs kahit maganda ang naging performance niya sa unang taon niya sa NBA. Sa mga sumunod na taon, sinamahan niya ito ng batang mananlaro na si Allen Houston. Kasabay nito ang pag-improve din ng statistics ni Hill. Kaso, sa 6 na taon niyang paglalaro sa Pistons, hindi ito naging matagumpay sa playoffs. 4 na beses ito nakapasok sa playoffs pero na-eliminate agad sa first round pa lang. Ang Pistons sa mga panahon ito ay average lang na team, pareho sa depensa at opensa, kaya hindi nga rin ito tinitingnan na contenders para sa kampyonato. Ang mga naging teammates ni Grant sa mga taong ito ay si Allen Houston, si Joe Dumars na paritiro na, at sa mga huling taon niya sa Detroit, nakasama nito si Jerry Stackhouse. At sa nga pala, ang Eastern Conference noong 90s, ito nga ang malakas na komperensya sa NBA, kaya hirap itong Pistons sa pag-usad sa playoffs. Sa 6 na taon niya sa Pistons, nakakuha ito ng 5 All-Star appearances at naging 5 times All-NBA pa ito sa edad lamang na 28. Ito nga ang halos namuno para sa team niya sa puntos, rebounds, at assist at kung ano-ano pang kategorya. Pero di rin natin mahulaan ang kapalaran dahil sa pang-anim na season niya, dito na nag-umpisa ang trahedya ng kanyang karera. Itong last season niya sa Pistons, 1999-2000, ito rin ang best statistical season niya para sa kanila, kung saan gumagawa ito ng 25.8 points, 6.6 rebounds at 2 assists sa bawat laro. Pero noong patapos na ang season at paparating na ang playoffs, nagkaroon ito ng sprained ankle sa kanyang kaliwang paa. Mukhang hindi seryosong injury sa dami ng players na nagkakaroon ito, pero ito na pala ang magbabago ng kanyang karera. Noong nagsimula ang playoffs, naglaro naman ito pero halatang hindi nga ito 100% sa normal niyang paglalaro. At sa game 2 ng playoffs na ito, ay lumabas si Hill sa game at di na bumalik sa laruman o sa serye. Dapat ay sasabak din ito sa 2000 Summer Olympics pero inaabala pa rin ito ng kanyang sprained ankle. Si Hill pagkatapos ng year 2000 ay naging unrestricted free agent.
pero di na nga ito kinuha ulit ng Pistons sa mga dahilan na inaabala pa rin ito ng kanyang injury. At pakiramdam nga ng Pistons ay naabot na nito ang kanyang full potential at hindi niya talaga kayang ibuhat ang team. Hindi nga komportable ang Pistons na bigyan ito ng max contract, kaya nagkasundo na lang ito na i-sign and trade sa Orlando Magic. Grant Hill kapalit si Chucky Atkins at ang future star center ng Pistons na si Ben Wallace. Sa Orlando, inaasahan na sila ni T-Mac ang magiging best duo sa NBA. At ito pa nga daw ang susunod na Michael Jordan at Scottie Pippen. Pero kapansin-pansin na hindi pa rin ito 100% at parang hindi na lubusang gumagaling ang kanyang left ankle. Sa 2000 to 2001 na season, unang taon niya sa Magic, 4 na laro lang ang nilaro nito sa Orlando. At para malaman niyo ulit kung gaano nga ito kapopular si Grant Hill, kahit 4 na laro lang nilaro niya, binoto pa rin ng mga tao bilang isang starter sa All-Star Game. Sa unang 4 na taon niya sa Orlando, 47 games lang lahat ang lalaro niya mula 2000 hanggang 2004, at nagkaroon ito ng 5 ankle surgeries habang nasa Magic ito. Ang pinakamalala ay noong 2003 kung saan ang kanyang left ankle surgery ay humantong sa isang impeksyon na nakamamatay. Umabot pa ang kanyang lagnat sa 40 degrees kaya pinasok ito sa ICU sa ospital ng 1 linggo. Sinabi nga ni Grant sa kanyang documentary, pakiramdam niya, ito na yung pinakamalapit niya sa kamatayan. Dahil hindi niya raw alam kung anong nangyayari sa katawan niya at hindi niya rin nakokontrol ito. 7 oras ang lumipas at ginugol ng mga doktor para maisalba ang kanyang kaliwang paa. Sinabi pa raw ng mga doktor ay may posibilidad na i-amputate ang kanyang kaliwang paa sakaling lumala pa ang infeksyon. At posible nga rin daw na hindi na ito makakabalik sa larong basketball dahil sa kondisyon ng kanyang paa. Pagkatapos ng surgery na ito ay di nakabalik si Hill sa buong 2003 to 2004 na season. Ang dami nang bumabagabag sa Magic dahil sa mga nangyayari kay Hill at malaking katanungan sa kanila kung masisilayan pa ba nila ulit ang dating Grant Hill. Sa sumunod na taon, muling bumangon ito at unti-unting bumalik ang Grant Hill na nakilala ng mga tao. Sa taong 2004-2005, gumawa ito ng 19.7 points, 4.7 rebounds, 3.3 assists sa bawat laro. Di pa rin nabawasan ang popularidad nito at binoto pa rin bilang isang all-star starter. Pero mukha di na nga ito tinatakasan ng malas at trahedya. Dahil sa sumunod na season, nagkaroon naman ito ng panibagong injury at nauwi lamang sa paglalaro ng 21 games sa taong yon. Maliban sa mga injuries sa mga panahon ito ay matanda na rin si Grant. 33 years old na ito at bumaba na ang laro nito. Tinanggap naman ni Hill na hindi na niya kaya maging franchise player para sa koponan. Dahil dito nagbago ang role nito. Hindi na main man sa team kundi isang role player na lang nang lumipat nga ito sa Phoenix Suns. Sa unang 4 na taon niya sa Phoenix, naging healthy naman ito at ginampanan ang kanyang papel bilang role player. Dito sa Phoenix ay gumagawa ito ng halos 12 puntos kada laro kahit lampas na ito sa prime ng kanyang karera. Sa Phoenix ay nakapasok naman ito ng 2 beses sa playoffs. Ngunit hanggang conference finals lang ang pinakamataas na naabot nito. Sa taong 2012, naging free agent si Grant Hill. Marami pa rin naghahabol dito, pero mas pinili niya na sumali sa LA Clippers. 29 games lang ang nilaro niya para sa Clippers dahil ulit sa injuries. Pagkatapos ng season ay inanunsyo na nga nito ang kanyang retirement sa paglalaro. Para sa ating kaalaman, sa karera ni Grant, meron itong 11 surgeries at halos 600 ang hindi niya nalaro na NBA games dahil dito. Pero di pa rin natin maikakaila na isang napakagandang karera ang naibahagi ni Grant sa mga basketball fans, kung saan naging 7-time All-Star ito at naging 5 times All-NBA pa. Kahit no joke ang kanyang pag-angat sa basketball dahil sa mga injuries, pinakita pa rin ito ang tatag at pagbangon sa kabila ng mga trahedya sa karera nito. Kahit ito nga nangyari sa kanya ay naging first ballot Hall of Famer pa sa taong 2018. Sa kabuuan, nag-average niya ito ng 16.7 points, 6 rebounds at 4 assists sa kanyang mala roller coaster na karera sa larangan ng basketball. Maraming ang katanungan sa isip natin, paano kaya kung hindi nagka-injury si Hill? Ano kayang nangyari sa team-up nila ni T-Mac kung hindi nga ito nilimitahan ng kanyang injuries? Di na nga natin masasabi lahat ng yan, pero sigurado tayo, isa pa rin ito sa pinakamagaling na basketball player sa kanyang henerasyon. Dito nagtatapos ang kwento natin. Kung nagustuhan niyo ang seri na ito, paki-like, comment at subscribe mga ka-basketball. Hanggang sa susunod natin na kwento, this is MB Basketball PH.